mga pards, so Danksy Moto here, and today we're going to have a review, installation, and comparison between these two different kinds of DB killers or silencer. So ayun guys, last time, nag-install tayo ng bagong exhaust system sa ating J200S, which is ito nga, acrophobic, dual outlet with big elbow. Medyo maingay yung tunog niya guys, at takaw sa mata ng mga nanghuhuli, so I decided na bumili ng silencer para dito. So ito yung nabili natin. So meron tayo ditong traditional silencer and meron din tayo ditong catalytic converter. So ito guys, na-order ko sila sa Shopee. Ito worth 130 pesos. And ito worth 369. So mas mahal tong catalytic converter. So ngayon guys, i-install natin siya and then ite-testing natin yung sound niya. Kung gaano kalaki yung maire-reduce niyang ingay dun sa muffler natin. Saka kung alin yung mas maangas ang tunog. So let's go, let's start! Okay guys, so ngayon tinatanggalan natin yung spring niya. So sa pagtatanggal ng muffler, para sa akin ito yung pinakamahirap na part kasi napakatigas ng spring niya. So share ko lang sa inyo yung method ko kung paano ko ginagawa to. First, meron tayo ditong tali. Ayan, yung isa natanggal ko na, so ito namang nasa taas. Ginagawa ko sa tali is ilalagay ko lang siya dito. Ayan, tapos ito yung gagamitin natin pang hatak para may buwelo. So tanggalin natin siya. Okay guys, nakita niyo yan? So ganun lang siya kadali. A few moments later. What's up mga tropa? So first test natin. Yan, open pipe. Wala tayong silencer, wala rin tong silencer. So install na natin. Okay na, install na natin yung muffler natin na walang silencer ngayon. Isa sound test na natin siya. Okay guys, so second test tayo. Ngayon, itatest naman natin tong traditional DB killer. Yan. At ang presyo nito, 130 sa Shopee. So, ini-install to dito sa muffler. Yan, shoot mo lang siya dyan. And then, ilalagay natin sa elbow. Okay guys, na-install na natin yung first silencer natin, yung traditional silencer. Ngayon guys, tips lang, pagka ikakabit niya siya, make sure na nakasagad yung suksok nitong muffler dun sa elbow para hindi kakalansing yung silencer. So, sound test na natin siya. Okay guys, so third and final test. Ngayon, susubukan naman natin itong catalytic converter. So ang presyo nito sa Shopee is 369. So, ang way ng pag-i-install nito, instead na dito siya ilalagay, dito natin siya ilalagay rekta sa elbow. So ganito lang siya. So ganyan siya i-install and then sa kanyo isasalpak itong muffler. Okay, catalytic converter installed. So, sound check na natin. Thank you.
guys, so ayan. Tapos na natin i-test tong dalawang silencer natin dito. Okay. So, ito. Itong traditional silencer natin. Maganda yung output na tunog niya. So, gusto ko yung output nito. So, na-less niya yung noise ng muffler ko ng about 40%. So, ang laki guys. Ang laki ng na-reduce nito. So, effective talaga to. Dito naman sa catalytic converter. Though, medyo ginawa niyang bassy yung tunog ng muffler. Ang problema rito, medyo mababa lang yung nabawas niyang ingay ng muffler natin. So, I think mga 10% or 15% lang yung na-reduce nito. Pero maganda rin yung tunog nito. So, ngayon guys, pipili tayo kung ano yung mas prefer natin. So, para maging legal yung motor natin o yung muffler natin sa kalsada, so, dapat tahimik siya. And, wala tayong magagawa. Gusto man natin magingay pero hindi pwede. So, ang napili ko is itong traditional na silencer. So, ito yung gagamitin natin. So, ayun. Solid yung review natin, guys. So, sana nagustuhan nyo yung review ko. And, don't forget to subscribe. Ito yung gagamitin natin.